Ipinapanhik ni Anthony ang pagkain mo, Olivia. Anima ng tray ng papasukin niya ito. May dalang tray ng pagkain. Ininapag ni tayo yun sa mesa. Sige, ho. Abay nakisabay kay Manong El Momo at tutungo raw sa General Store at may tatawagan. Kaalis-alis lang ng umahang kayo ni Anthony. Siya kumain ka na at pasalo alauna na. Si Anthony ho, nasa bangka sila ni Luke, paalis yata. Nangingisda ho bang talaga si Anthony Manang Tere? Kung ang ibig mong sabihin ay ang pangingisda ang pinagkukunan ni Anthony ng ikinabubuhay, ay hindi, Olivia, wika nito. Pero hindi mimisang pumapalaot ang batang iyan para mangisda. Binatilyo pa iyan ay kasakasama na ng lolo sa pangingisda. At kahit na may mainam na trabaho iyan sa Manila, ay hindi nakakalimot umuwi at pumapalaot. Inhenyero si Anthony, Olivia. Gusto niyang itanong kung matagal na itong kakilala si Luke, subalit na sabi na ni Manang Tere noong unang araw niyang maundin lamang dumating si Luke sa guest house. Itong nakalipas na 2 buwan ay malimit umuwi si Anthony dito at walang gabing hindi pumapalaot. Gusto kong isipin nais niyang kalimutan ang nangyari kay Alicia. Tuloy-tuloy na kwento ng matandang babae. Alicia, sino hong Alicia? Agad ang pagguhit ng panibuhos sa dibdib niya. Si Alicia ay inampo ng mga magulang ni Anthony nang ito'y 10 taong gulang pa lamang. At si Anthony naman ay binatilyo. Anak ng kasamahang mangisda ng lolo niya na namatay sa laot ng abutan ng bagyo sa dagat. Namatay si Alicia, 7 buwan ng mahigit. Sa anuhong dahilan? Umiling ang matandang babae. Hindi namin alam ng Manong El Momo iya. Marahil ay sa sakit. Nang huli kong makita ay payat na payat. At hindi nagsasalita si Anthony tungkol sa pagkamatay ni Alicia. Labis na nakasaktan ng mag-anak dahil itinuloy na tila kadugo ang batang iyon. Mahal ni Anthony si Alicia na parang tunay na kapatid. Gusto kong manghinayang dahil magandang bata. Mabait at napakabata pa. 17 taong gulang pa lamang. Some people didn't get a second chance of life, Olivia. Natitiyak niyang si Alicia ang tinutukoy ni Anthony nang sabihin iyon. Nang gagawin ngayon ay si Manang Tere at Manong El Momo kasabay na kumain ni Olivia sa hapunan. Wala si Anthony at si Luke. Hindi pa rin bumabalik sa guest house si Gil. Ayon kay Manong El Momo, sa general store nito ay binaba ang kaibigan. Hanggang sa abuti na lang siya ng antok ay hindi dumarating si Gil at kahit ang 2 lalaki. Alas 9 pasado ng gabi sa Lilonia nang magising si Olivia. Agad siyang bumangon at binuksan ang banyo at sa kadikit na pinto upang tingnan kung naran si Anthony. Subalit bakante ang silid nito. Lumabas siya ng silid upang sa kabilang pasilyo magtuloy at tingnan kung nakauwi na si Gil. Nasa tapat na siya ng pinto at kakatok na lang nang makaulinig siya ng tingin ng lalaki. May kasama bang lalaki sa loob ng silid niyang kaibigan? Akma na sana siyang tatalago ng marinig ang bahagyang pagtaas ng tingin ng lalaki. Kung hindi ka ba naman tanga, itutulak mo na lang ang hinayaan mo pang makakapit. Hindi mo ba ako naiintindihan? May kamay na tumabig sa akin ang hawakan ko si Olivia at nawalan ako ng first time. Gusto kong isiping nakikita ko pero sa dilim na iyon ay malamang na nangangaparin lang iyon kung sino man iyon. Mabilis na natakpan ni Olivia ang bibig ng kamay upang huwag makalabas ang pagsigap. Ang ina niya. Naku, ano ba may darating doong package? Wala rin. Gusto na nga magtaka dahil 2 beses ko nang itinatanong. Wala rin sa condo unit ni Olivia. Kung gano'n ay kailangan ngayon natin tapusin ang kaibigan mo habang tulog na tulog. Kung ihahagis natin sa balkonahe, ay madaling isipin niyo may nagpakamatay ito. Nasisiraan ng bayi. Kung nakaligtas siya sa akin ang gabi niyo, itiyakin kong hindi rin ang gabi nito. Hindi na hinintay ni Olivia ang kasunod na sasabihin. Sa nanginginig ng mga kapalamunan, ay maingat siyang lumayo sa pasilyong iyon. Kilala niya ang tining na iyon, si Carlos Vergara. At si Gil, kasabot si Gil sa pagpatay kay Dirt at sa pagtatangka sa buhay niya. Paanong nagawa ng kaibigan niya iyon? Wala siyang panahong isipin niyo. Kailangang makatakas siya. Maingat siyang bumaba ng hagdan at binuksan ang pinto sa harapan ng bahay. Gusto niyang magpasalamat dahil hindi iyon nakapilin mali. Marahil ay nang pumasok ang lugar. Patungo siya sa kotse niya nang maalala mula sa kanyang susi niya. Kung babalik siya sa itas ay wala nang panahon. Gusto na niyang magpanik dahil hindi niya malaman kung saan siya patungo. She ran patungo sa dagat. Nasa baybayo ng jet ski. Magagamit niya yun sa pagtakas. Hindi siya mahahabol ng mga yun sa dagat. Nasa baybayo na siya nang marinig niya ang tinig ni Carlos sa balkonahe. Narito ang kotse niya. Wala siyang ibang patutunguhan kundi ang dagat. Bilisan mo, tiyak na hindi pa yung nakakalayo. Halos mapugto ang hininga niya sa pagtulak sa jet ski patungo sa tubig. Bahagya pang ipinagpasalamat na hindi yun ang pinagkaabalang iaho ni Anthony kanina, kundi itinali na lamang ang lubid sa may malaking bato upang huwag iyong anulin palayo sa alon. Please, please, usal niya habang inuubos ang lahat ng lakas sa pagpapausad ng jet ski sa malalim na bahagi ng tubig.
Gasino na niyang natinag iyon. Madilim at hindi niya nakikita mga humahabol sa kanya, subalit ang flashlight na dala ng mga ito ang nagtutukoy sa kanya na nasa malapit na ang mga ito. Wala siyang panahong itulak palalim ang jetski. Tinanggal niya ang lubid sa pagkakasabit nito at sumampa. Pinaandar ang makina niyo kasabay ng tutok ng flashlight sa lugar niya. Ayon siya, kasabay ng pagpugak ng makina at pagtalo ng jetski at tubig ay ang pagputok ng baril. If she was hit or not, she had no idea. Sapat nang napaandar niya ang sasakyan. At bagamat wala siyang direksyong patutunguhan ay nakadamas siya ng bahagyang kasiyahan dahil nakalayo siya sa baybayin. But her joys was short-lived. Bukod sa ilaw na tumatama sa tubig at sa kanya, ay unti-unti humihinto ang jetski. No, oh please, tuluyan niya yung huminto. Hanggang dibdib na niya marahil ang tubig at kung tatanong siya at makalalangoy sila. Subalit ng takay niya ang gawin din ay isang putok ang tumama sa balikat niya. Napaungol siya sa sakit at napasubsob sa manibera niya. Tumama sa mukha niya ang pasyon. Ang susunod na balay sa katawan mo tatama, Olivia. Sigaw ni Carlos mula sa dalang pasigaw. Huwag ka nang magtangkang tumakas, Olivia. Sigaw pakiusap niya. Hindi ka sasaktan ni Carlos kung sasabihin mo kung nasaan ang mga negatives na ipinadala sa iyo ni Dirk. But only a fool would believe that. Olivia to. At ni hindi niya naintindihan kung anong negatives ang hinihingi ni Gil. And whatever it was, she wouldn't just stay there waiting to be murdered tulad ng ginawa nila kay Dirk. Mabilis ang pagdaos-dos niyang ginawa sa bumagsak siya sa tubig. Narinig pa niyang pangungura at pagputok ng balarin ni Carlos. Sa kabila ng sugat sa balikat ay pinagpilitang sumisin ni Olivia. Huwag kang tumanga, singhal ni Carlos kay Gil. Lumusong ka sa tubo. Hindi ako marunong lumangoy, Carlos. Putmura nito. Ituon mo ang flashlight sa tubig. Bulisan mo. Kapag nahuli ka ang kaibigan mo, kamay ko mismo ang tatapos sa kanya. Pinahirapan ako ng gusto ng babaeng iyan. Lumitaw sa tubig si Olivia upang lumanghap ng namin. Ipinagpapasalamat ang kadiliman. Nakikita niya mo ito. Si Gil ay nasa baybay at kung saan saan itinutuon ang hawak ng flashlight. Si Carlos ay hindi maaninag and she was afraid that he went underwater. And she couldn't go farther. Nanghihina na siya. Kung sa pagod o kung marami ng dugong nawawala sa kanya, hindi niya alam. She tried to tread on water only to silently scream in pain. Cramps. Nag-cramps ang mga binti niya sa lamig ng tubig. Subalit sinikap niya ang sumisid pa ilulim sa kabila ng sakit. Kailangan makabalik siya sa baybayin sa kabilang bahagi. Kailangan. Carlos, sige na nanginginig na tinig. Carlos, nasaan ka? She said in panic and despair. Ang flashlight ay binaba na tila nauubusan ng lakas. Sa gitna ng tubig ay lumitaw si Carlos upang humigap ng hangin. Gail, itapat mo ang ilaw sa... You are under arrest, Carlos Vergara. Ang tinig mula sa microphone na nasa speedboat. At huwag mong subukin manlaban kung hindi mo gustong mamatay. Itinakip ni Carlos sa mga mata ang dalawang kamay. Tatlong lang siya ang nakapaligid sa kanya. At ang lahat ng ilaw ng mga ito ay nakatuon sa kanya. Pagkawa itinaas ang mga kamay bilang pagsuko. Mukha ni Anthony ang namulatan ni Olivia nang magkamalay siya. May mga tumutubong balbas sa paligid ng mukha nito at sa tingin ay hindi ito natutulog. Nanlalalim ang mga mata. May malay pa siya nang buhatin siya nito mula sa pagkakalugmok sa dalampasigan. She knows she was safe the moment she saw him and gave in to the darkness that surrounded her. I'm glad you're awake, brave woman. Nakangiting sabi ni Anthony at hinawakan siya sa kamay at hinatkan niya. Have I lost a lot of bloods? Puno ng paningin sa sarili. Ang mga matang nakatitig sa kanya. Nadabliksan ka lang sa balikat, Olivia. Kung nagkataw sa kamay ko magbabayad si Carlos Vergara. Where are they now? Why were they trying to kill me? Nasa custody na ng mga pulis si Carlos at Gil, Olivia. Si Carlos, siya ang umabol sa akin ng gabing inyo. Yes, inamin ni Gil sa mga pulis. Siya rin ang pumatay kay Dirk. Her presence in the office that day was unexpected. Patay na si Dirk nang dumating ka at hindi alam ni Gil ang gagawin. Ni hindi niya magawang bigyan ng warning si Carlos. So she proceeded to go on with the plot and left the building. Hindi ko maintindihan bakit nila pinatay sa Dirk. Huminga ng malalim si Anthony at muling dinagap ang kamay niya. Isa sa mga pagpunta ni Dirk sa San Nicolas ay hindi sinasadyang nakuna niya ng mga larawan ng smuggled drugs mula sa ibang bansa sa Briar Beach, Mr. Vergara. Kasama sa larawan ay mismong si George Vergara. Pero matagal nang nagpunta sa San Nicolas si Dirk, yun pa yung kasal ng dating kahera, Anthony. Yes, pero hindi marahil nakuha ang ipag-develop kagad ni Dirk ang mga firms. He gets so busy. Perhaps o kung ano man ang dahilan niya. Tatlong linggo bago siya namatay, Dirk cleared his desk and saw the film. Doon lang nito naisip na ipa-develop yun. Si Gil ang intusan niyang kumuha niyo sa developing store. At dahil alam ni Gil na larawan niyo ng kasal, ay natural na binuksan at tinignan. Palihim na kumuha ng isang larawan na naroroon si Carlos.
pinakita niya kay Carlos. Yes, isa sa mga larawang may transaksyon ay naroon din si Mr. Vergara. Subalit na itago na ni Dirk ang mga negatives, marahil ay namangha at natakot din ito sa mga nakuna niya. At iniisip nilang nasa akin ang negatives na ibinigay ni Dirk. Kumunot ang noon ni Anthony nun, "You don't have it." Walang ibinibigay sa akin si Dirk na negatives, Anthony. In fact, ngayon ko lang nalaman ang lahat ng iyon. Bumahid ang matinding lungkot sa tinig niya. Nabuto lang buhay ni Dirk nun dahil lang sa hindi sinasadyang pangyayari. Direkta man o hindi, dragsang pumatay kay Dirk Olivia. Wika nito sa matigas at mukhang pigil. Punotan mong napatingala si Olivia rito. Anthony, tumiimang bagan ni Anthony. May kung ilang sandaling humugot at ng buntong hindi upang kontrolin ang gayet pagkuway. Drugs din ang kumitin sa buhay ni Alicia. She was my sister. Isang nakakaunawang tango ang ginawa ni Olivia. Innocent at walang mali ng mga kabataan ang nabibiktima ng drugs. Nang malaman namin ang mamang tungkol sa pagkalulong niya sa drugs ay huli na. Isang araw bago siya dalhin sa rehabilitation center, ay nagpakamatay si Alicia. Hindi mapapawi ng I'm sorry ang anumang sakit na idunulot ng kamatayan ng kapatid ni Anthony. Inabot niya ang kamay nito at minisiliin. I blame myself for her death, patuloy ni Anthony. Magkahalaw ang galit, lungkot at panisis sa sarili ang nasa inyo. I wasn't there when she needed me. Nasa ibang bansa ako ng mga panahong iyon. May mga ilang sintomas na maaaring pagkakakilanlan, subalit hindi yun pinaghinalaan ng mama ko, maliban sa malimit niyang paghingi ng pera at ang pagkaubos ng sarili niyang pera sa bangko nitong huli. At doon lamang naisip ng mama na tawagan ako, and it took me a week bago umuwi ng Pilipinas. I had a game solo. Oh, Anthony, please, don't be hard on yourself. Hindi mo gustong mangyari yun, ang mga tulad ni Carlos at George Vergara, ang dapat na mabulok sa bilangguan sa ginagawa nila. Anthony sighed heavily. Pagkuway tumangon ng marahan at tinitigil siya. Nung makita mo ko sa parking lot ng gabing iyon, matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ko para hindi patayin ang lakil. Lalaking nakita kong humawak sa leeg mo. Isa iyon sa mga kaibigan ni Alicia. Marahil ay ang pinangangainan ng drugs pero wala akong katibayan. The poor boy was himself hooked. May ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago muling tumas ang mga mata ni Olivia kay Anthony. Sige, hindi ako makapaniwalang nagawa niya iyon. She's my friend. Lumalalgal ang tinig niya Ron. Again, sadness filled her. She couldn't say no to Carlos, Olivia. She was in love with him. Siya ang nagtulak sa akin sa balkon ng McDonald's at Anthony. I know, nang dumating sa guest house si Carlos ay pinagdudahan namin nilo ang mga pangyayari sa iyo. Kilala namin si Carlos Vergara. At nang itulak ni Gail, ay nahuli ng tabir si Luke sa kanya. Sino si Luke, Anthony? Anong kaugnayan niya sa lahat ng ito? Just my friend, isa siyang undercover agent. Matagal na niyang sinusubaybay ng mga tauhan niya at si George Vergara. Kagabi kaya nagkaroon ng pagkakataong magtungo sa guest house si Carlos ay dahil hindi natuloy ang pagdating ng mga kargamento. Marahil ay nakahalata si George Vergara na ilang araw nang may mga nakapaligid sa fishing boat sa dagat. Muling tumimang mga bagan ni Anthony at wala kaming dahilan upang arestuhin siya. Wala kaming katibayan. Si Gail, paano siya? Napailing si Anthony sa pag-aalala sa tinig niya. Munti ka nang mapatay pero nag-aalala ka pa rin sa kanya. But don't worry, sweetheart. Sa mga ipinagtapat ni Gil sa amin, ay baka mas magaan ang kaso niya. Kung papayag siyang maging star witness, ay tatanggap siya ng protection program at ipinararating niya sa iyo ang paghingi ng tao. Maaaring biktima rin si Anthony. She fell in love with the wrong man. Yes, sagot niya. Pagkaway tinitigan siya nito ng matagal bago winagap ang kamay niya. At dinala sa bibig nito at hinagkan sa ilalim ng pala nito. Some promises I made that you won't be harmed. Mutik ng mga nibang buhay mo, he said huskily. But I'll make up to you, sweetheart. For the rest of my life, will you marry me? What? Gulat niya ang usap. Tinangkang bumango subalit muli rin bumalik sa higaan. Dahil sa sakit na nadama mula sa nakabend ng balikat. Magdudugo ang sugat mo sa way nito. Anto niya nung sinasabi mo. Yes, ma'am. I am proposing Olivia. Oh yes, you are. Matalang mo yung sabi. Out of obligation dahil hindi mo natupad ang pangako mo, hindi ako masasaktan ganon. The smile turned to go. I'm obliged to take her. A few for the rest of my life, so marry me, Olivia. She rolled her eyes. You have no romantic bones in your body. Anthony Villesa. Mula sa kulumpo ng mga bulaklak sa base na nasa tabi ng hospital bed, ay kumuha ng isang rosa si Anthony at ibinigay sa kanya. I love you, Olivia. He said solemnly. Will you be my wife? That's more like it, Aniya. Sinisikap na pigilin ang ngiti. Happiness flooded her heart. You haven't said yes, yes. Anthony said impatiently. Posible bang totoong pag-ibig ang maaaring magkita sa atin
Anthony, she asked softly. We've only met 3 days ago. I felt I'd met you a lifetime ago, Olivia, at hindi ko nararamdaman ang ganito sa limang babae. Now say yes to me, sweetheart. Of course, I'll marry you, Aniya, smiling. I'm an old-fashioned woman, Anthony, at matapos mong pintahan ang buong katawan ko sa banyo, makakawalan pa ba kita? He laughed softly and planted a soft kiss on her mouth. Tinawagan ko ang mami mo. Ang sabi ko'y huwag nang dumating at uuwi rin naman tayo paglabas mo ng ospital. She'll be surprised, she said laughing. For a moment, sweetheart, but you love me for a son-in-law. At ganun din ang mama sa'yo. She smiled at him lovingly. Itinas ang kamay at dinama ang tumutubong balba sa mukha nito. Yumuko si Anthony upang ang kanilang mga labi niya nang marahas niya itong itulak. May gumuhit na balintataw niya. May ibibigay ako sa inyong importante, Olivia. Kahapon ko pa hinahanap. Kung nakita ko yun at minaan ko sa'yo, baka nasa opisina. Ma'am, naiwan mo ninyo ang sinsin na ito at saka ito ng susi. Anthony, they gave me something. Bagyang natilihan si Anthony. What? Aki to his safety deposit box in the bank. Puno ng katiyakan at excitement at tinig niya. Yes, iyon ang natitiyak kong dahilan kung bakit niya ako pinapunta sa opisina niya ng araw na yun. Iniisip niyang nasa opisina niya ang susi ng SDB niya, pero nasa akin na yun at nawala rin naman sa isip ko. Hindi niya sinasadyang malimutan niyo sa restaurant. Hindi ganun si Dirk, pero marahil ay nagugulo ng isip niya noon. At kahit hindi ko pa nakikita, natitiyak kong naroon ang mga negatives, Anthony. Pagkaway tumiyim ang mukha nito. May ebidensya na kayo laban kay George Vergara. Nasaan ang susi, sweetheart? Puno ng antisipasyon ang pag-asa sa tinig nito. In my bag, sa guest house, kasama ng susi ng kotse. Nakita niya ang biglang pag-aliwalas ng mukha nito. Your name suits you, Olivia. Anthony bent his head and kissed her. Sa pagkakataong iyon ay mainit na tinanggap ni Olivia ang mga halik nito. Ni hindi niya gustong pakinggan ang marahang katok sa pinto ng silid at ang pagbukas na iyon. Damn, si Luke. Can't that wait, Anthony? Hindi ko ba pwedeng ma-interview si Olivia? Anthony murmured in her mind. Find her car keys, man. Naroon ang ebidensya mo. What car keys? Puno ng iritasyon ng tinig nito. Bahagya lang nag-ingat ng ulo si Anthony. Direct ski to the safety deposit. Shit! Usal ni Luke at nagmamadaling lumabas. Marahang kumuwala si Olivia. Sinunda ng tinay ng dinaanan ni Luke. I don't understand your friend. Lagi na lang galit. Huwag mo siyang intindihin. It's a long story. Let's just hope Luke Montañez will find someone like you. At muli nitong inangkin ang mga labi niya.